congratulations. Thank you. Ano pa karamdam na ngayon na nabinig mo na yun ng reaction tao sa series? Siyempre today, kasi finally, tapos na yung, pinalabas yung episode 9. Tapos, Thursday 12 midnight, mapapanood na lang lahat. Makakawala ng pagod. I mean, gabi. I mean, nagsimula lang to sa isang simpleng dinner with Yam and Ives and Jane. Tapos, coffee with Rex. Tapos, si Gab. Tapos, si Nico. Tapos, wala na. So, parang, imagine mo yung idea na, let's just do one episode. Let's pitch it. Let's get financiers, producers. Tapos, natapos namin. We got so many help from Indoro to Tagaytay, Tanay. So, sobrang, I mean, I'm just really happy. Overwhelmed. Parang feeling ko nga, yung mga naramdaman kong pagod sa editing na wala lahat. Yun. 3 months. Parang lock in Mindoro almost 17 days. Tapos Tagaytay is parang kasi weekly yung cluster. Tapos yung Tagaytay parang in 2 months siya natapos. Tapos nagtanay Rizal pa kami na one day. Tapos ano to ba? May Metro Manila pa kami. Tikutan. So, based kasi ito sa mga characters na nagkatuwan sa series are parang they are lifted from your perspective. Yes. Parang autobiographic ba? In a way. While directing it, what's the most difficult scene that you parang kasi medyo nahirapan ka to the actually, every time we talk about suicide, that's always been the hardest. Kasi I know so many people who suffered from it, who once fought in that darkness. And it's very personal to me kasi it's not a topic na kinatatakutan ko with my group. We talk about it, we check on each other. And when we know someone else in a crisis, we reach out. So, it's always difficult kasi sabi ko nga, yung suicide premise kasi, it has something to do way back in college. Yung knowing people close sa akin, na who suffered that dreaded darkness. So, I think yung reliving that moment, yeah, yun ang pinakamahirap sa akin. May nakakatakot siya actually. Nakakatakot na parang I don't want to just talk about it and brush it off lang na gano'n. Jump into that scene wherein parang 6-8 or something. Medyo kasi nila na may mga scenes ba na hindi na isama siya natanggal. Was it your call? Yes. Well, actually, kasi syempre to be honest, kaya mo rin nasabi na may pagka-sensei because I'm also paying homage naman to that. Kasi my God, one of the most brilliant TV show ever done is Sense8. Like, my God, Lord of Mercy. So yeah, I mean, it's not even an attempt. It's just paying disrespect to it. But of course, you cannot really copy a masterpiece. It's hard. You just have to make your own take on it. So yeah, but in terms of sex scenes, my take is always gusto ko na to be truthful. So kung malibog kasi talaga. I mean, gets mo yun? Yung parang, yeah, I will not hide from it. So, bilang a person who's sex in Asia, mas nakakatulong ba to to translate sa mga characters? Yes! Into that parang actually, parang yung ginagawa ko yung series, pakiramdam ko nga, shit, ako ba yung sobrang libo ko pa? Kasi parang, bakit when I talk about sex, yun wala lang sa akin, tapos sila yung nahihiya. Like, I have an assistant director ko babae, second assistant director ko babae. Parang, meron pa nga yata kaming member sa crew na hindi pa nakipag-sex kung buhay niya. Something. So, may mga staff ako na mga baklang-bakla na manlilibo, pero bakit may mga sexual, sexual scenes ako, or sex scenes na hindi nila maintindihan yung blocking. Parang inisip din, shit, nagawa mo ba yan?
So, parang, I don't know, but I just really feel comfortable talking about sex. Although I grew up from a very, I grew up from a Catholic family na nagsimba every Sunday and puro babae. So I think, hindi ko siya nakuha sa household. I think me being open to talking about sex and relationships is my adventure growing up outside the house, outside my home. College, sa mga kaibigan. So, yeah, I think maaga pa lang talaga, I'm a whore. Actually, yung mga sex fantasies ng mga bakla, kasi nakatuparan ko dito. Yes. Diba? Yung mga gusto mo. Fantasy ng mga ibang bakla, sa akin hindi. Eh, Todd! Charot lang. Alam mo, ang dami matagandang comment na nabasa ko sa Twitter, thank sa mga you. Actors, and sa mga reviews. Pero, syempre hindi naman natin mag-release lahat. Yeah. Pero may mga hindi magandang comment ba tungkol sa series, na-apekto ka ba? Hindi. Pero alam mo, to be honest, hindi. I read them, I screen cap, I enjoy it. Kasi at the end of the day, you are all entitled to your own opinion. Pero before, nagsisimula ako sa industry, of course, naapektuhan ako, tatanong mo sarili mo. Pero ngayon hindi na kasi two things lang, three things. Number one, once you become a filmmaker, you become a public figure. Once you do any art form, it becomes a public domain. So, public can really say anything. And, guys, this is show business. Anything will have something to say with anybody. Anyone will have something to say with anybody. The second, sabi niya RuPaul, if they're not paying your bills, pay them bitches no money. Wow. They're not paying for anything sa life ko. And third, yung mga bashers, mga haters, mamatay din naman sila. What are the best comments that you see or nabasa mo? Okay. So, meron ako mga surreal moments. Oh, naiyak ako yung parang I'm being compared to a director or to an artist. Yung mga ganong, oh, tas nakakatuwa kasi syempre, oh shit, may pagka-Gaspar mo, may pagka-ganyan. Eh, syempre, sila yung mga influences ko. So, nakakatuwa. Tapos parang may mga comment na isang intellectual series, hindi siya ganito. Tapos, pero may mga, meron ako mga comment na sabi ko na enjoy ko yung, na-stress sila kasi parang soft porn. Tapos naparoon nila episode 3, miyak sila. So yung mga bashers dati, nakala nila puro sex lang. Ngayon, sila na yung religiously watching. At hindi sila nag-aantay the next day. Hindi, watch at 12 midnight. Nag-subscribe na. So yun yung mga natutuwa ko. Tsaka meron mga nagbabash, ay mga nag-tweet na po sa final episode. I'm gonna start binge. Yung nag-aantay sila, ayaw nila yung weekly, ayaw nila magtanong. Actually, kasi to be honest, my series, I intended it to be a binge-watch series. Yung back episodes 1 to 9, watch na kayo. Pero kasi, syempre masyado minadali ng gaga na extend sila. Palabas na natin, hindi pa ako tapos eh. Kailan ko na lang tapos yung episode 9? 2 weeks ago? 3 weeks ago. Right after ipalabas yung episode 8, ako na lang tapos episode 9. It's so hard. Sobrang hirap siyang gawin. There's something I would want to ask. Ang BL kasi, when it was like introduced by the Japanese, hindi siya talaga very, very clear kung yeah. Gay, whatever pa siya, diba? It's a gay love, parang thing. So parang two boys na talaga sila na parang in love or attracted to each other. So ano yung take mo? Kasi nag-ilipa na lang ngayon yung BL, pero it's ito na nga na mag-mention na may mga nagsasabi na ano ba ito parang sa porn, whatever. Tapos eventually naman, naging seryoso, they saved it. So parang nag-evolve ba ang BL for your utility? I think so, yes. Pero kasi to be honest, hindi naman talaga BL ang Labatera of the World. I mean, it's a gay series. Kasi BL, hindi talaga eh. Compared to Game Boys, sabi ko, di ba, my favorite BL talaga. Sorry, Game Boys talaga. I love it. It started everything. Pero I'm not trying to be Game Boys or trying to be Hello Strange. This is different. But the reason why there's a BL in the campaign, because these are all BL lovers, boy lovers. So, yun lang naman. But I wanted to do a more mature sense that ang mature yung characters ko. We have drug addicts on the verge of withdrawal, loving each other. Diba? I mean, you have a threesome with a ghost. Ano ba? Diyos ko. Diba? Yan ang utak ko eh. So, ano pa ba? We have a may pagkasi incestuous relationship ni Marky with a but it's not really incestuous, that's not his father. It's the caretaker siya eh. Benefactor. Pero diba sa atin kasi pag nasa isang bahay kayo, tingin sa'yo tatay mo yan, pag nangyayari sa inyo, tingin sa tao incest, eh, hindi naman kayo magkadugo.
kasi it's always about the persona in the Philippines eh. It's always about the image. Yeah, so yun, ganun siya. Like, kahit yung idea ko ng foreigner and Pinoy, pero ang nangangailangan ng tulong yung foreigner, nangangailangan sa Pinoy. Eh sa Pilipinas, buong buhay natin, lahat ng tao gusto mag-asawa ng foreigner kasi feeling nila sasagipin sila sa kahirapan. Pero dito iba. It's actually the foreigners in need of the Philippines. Yeah. So I wanted to be more positive. Shady, you get a review sa TV ko lang. Tanong ko lang, kasi tinanong ko natin yung mga artists, they are very much willing to act a part of it. Is there any opportunity na magagawa niya? Season 2? Yeah, meron talaga. I have plans. Pero siyempre, ano ba? Hindi sila babalik, patay na sila. Nag-end of the world na, tigilan na ako. Pero nakita mo naman, may pagkang Marvel Cinematic. Charot! 7 days ago. So to be honest, ang intention ng season 2 talaga, and season 3, kasi trilogy siya eh. Parang, it always go back to day zero. Tapos, new set of characters. Tapos, new set of manifestation. Kung dito umuulan ng isda, sa season 2, kung paano kung ano umuulan. Hindi mo pwede umuulan ng palaka. Kasi ginawa na ng Magnolia ng movie yan, ni Paul Thomas Anderson. Iniisip ko umuulan ng tamod. Parang ganon. Hindi ko pa alam. Basta, okay lang iba na namang manifestation, tapos new set of characters. Pero, if I'm gonna do a season 2, season 3, gusto ko mas... wild. Yeah, mas wild pa rito. At the same time, gusto ko mas malayo yung... I wanna shoot in Masbate, in Davao. Yung, kasi dito kasi, two parts of Mindoro, then I have Cavite, I have Tagaytay, I have Taguig. So, gusto ko mas iba pa. Yes, gusto ko na... gusto ko na mas malayo para mas cinematic pag na gano'n gano'n. Yan ang plan ko. Oh my God, it's so hard. Alam mo, isa-isa ng vision na nakasatuparan lang. Kasi parang 2 days rehearsal na kami lang with the cameraman in the 80. Tapos 2 days rehearsal with the cast. On the first day of the rehearsal na makas o pagkapaka, pahinga sa hotel. Sabi ko talaga kay Irma, oh my God, I don't think we can do this. It's so hard. Nililito yung mga tao. Sabi ni Irma, no, kaya natin to. Sabi ko, shit. Sabi ko, nag-illusion lang ba ako? Okay? Parang huwag na natin ito gawin. Shoot na lang natin first scene. Sabi ni Irma, hindi. We should, lahat ng mga artist, hindi kaya natin ito. Gagalingan namin bukas direct. Day to rehearsal na perfect. Tapos yun. Pero sobrang hirap. Kasi, pero maganda rin ang takot na hati Irma. Nahiya. Nahiya kasi pag babalik ka sa take one, babalik ka kay Marky lang, papasok ng greenhouse, diba? Doon nag-umpisa eh, walang cut eh. Tapos imagine mo yung emotion sa pinagdadaanan ni Mike. Hindi na siya makausap maayos. Tapos yung si Irma, with the iyak and the sigaw. Yun. Tapos imagine mo yung cameraman ko nandit-liit. Yung nilalagay sa katawan niya, grabe. The camera. Pero yung dalawa sa tulog, after the credits, kasama talaga sa story. Well, parang siyang, hindi, kasama siya nasa script siya. Parang siyang glimpse sa season 2. We wanted sana na malaki artista. Ang problem pa malaki artista, papayag lang yung mga managers nila mag one scene. Kung pasok pa sila, guaranteed sila for season 2. Hindi ko pa sure kung isasama pa sila sa season 2. You have hackers in mind na gusto mo makawork sa season 2? Yes, I want to work with Jerome Ponce. Oh, yan yung Jim. Paolo Gumabaw. Mas dapat siya dito dapat, diba? Siya dapat, pero tatanggapin niya. Yes, I want to work with Tony Labrusca. He's a good friend of mine. Arnold Reyes. I want to be more inclusive. I want a trans premise. Gusto ko ng transgender brand new love story. Sino pa ba? Siguro ba iniisip ko magbalik ng konti from season 1. Yeah, and gusto ko pa ng mas malalaki pa eh. Siguro basta gano'n na parang... Pero ilang episode ito? Season 2? Ano ang intent? Laging 4 stories kasi ito, diba? 4 stories pa. Laging 4. 4 or 5. Pero baka maging 5 ako for season 2. Hindi na namin. Hindi ko pa alam. Pero ano ang sasabi natin ng mga cast na yung about doing the intimacy talaga pinakausapan mo? Ini-explain ko sa kanila, I talk about why it is important, I talk about intimacy, I talk about lahat, gay relationship, lahat ini-explain ko. Tapos, pinapakita ko yung blocking, ginagawa ko yung mga stuff kasi sa director, ipa-block ko
shoot, papakita ko paano. Ganito itsura, ganito. Tapos pag chino, pag nakaubad na sila, shoot ko, papakita ko na sa inyo, okay ba sa inyo to? Ito yung angulo, ito yung makikita. So hanggang sa naging comfortable na lahat. Pero may mga eksena ba na tumusan mo pero sila kumano? Yung si Marky kasi, gusto ko kasi talaga na magpakita siya ng tite, parang kahit kalahati. Tapos, hindi pa siya comfortable for that, pero nagpakita ko rin siya konti, di ba? Nang siya, yung sa end, sa episode 3, ay episode 2. Si Elijah, originally, walang frontal nudity. Tumatakbo siya. Tapos, siya na rin yung offer. Sabi ko, parang okay na. Kasi, okay lang, gano'n. So, mga gano'n. So, meron pang mas matinding frontal na hindi rin nakasama sa final cut. Bakit? Hindi ko kailangan eh. Parang, hindi nag-work yung eksena. Tapos, kay ano, pinakiusapan, yung Christoph and Rex, yung laway. Sobrang hindi. In-explain ko talaga, pinakiusapan. Kasi I wanna play homage to my one of my favorite films, yung Scorpion Knights, ni Pecky Galliaga, the original. Pero captivating yung ano, yung pagpagsara. Oo, tsaka, diba? Ang dami, tsaka. Hindi ko nga pag-uusapan talaga. Feeling ko nga, baka maloka, marami na rin mabaliw. Marami bumahal. Baka marami, sa totoong buhay mo, first. Sige sa mga actor, pakigawin ko. Ayoko. So, pero hindi ko pa nagagawa sa totoong buhay yun ha. Hindi pa. Yun lang hindi ko nagagawa. Tsaka yung mga golden shower. Yung iba nagawa ko na except yun. Next time. Baka next time gawin ko na. Pero make sure na. So, ano pa lang yun? Part of my cinematic fantasies. Creative license. It was so good. True. Madam pa invite ang May. Ayun. Yes. The series finale is coming guys this Thursday. February 17, it's 12 midnight. So, kung gising ka pa ng Merkles ng gabi, konting kembot, midnight na Webes na, the series finale is up. It's in Gaga Ulala. Just become a VIP subscriber. Tapos, right after that, alam ko marami nag-aantay na matapos yung finale para makapag-start sila mag-binge watch. So, after Thursday, guys, you can watch na from episodes 1 to 9. Buo. Pwede nyo na matapos in one sitting na. So, yun. I'm hoping you guys, I'm praying and wishing and hoping you guys get to see this series. Love at the end of it. Kadalas na lang, since Gaga Ulala international company, ibigyan pa natin ang pagkakaroon na mag-delect ng isang series nila. Pero ang casting, Taiwanese, or kung sino man. Gusto mo makatrabaho. Oh my God! Alam mo, gusto ko makawork si ano? Hey, sino ba yung crush ko? Si Sarah, Si Bright. Yes, si Bright. Hindi pa yata nag-BL, pero alam mo ba, gusto ko mag-work. Ay, nag-BL na ba si Mario? Hindi. Alam mo, yung sa... Mortar? Yung una. Love of Siam. Pero gusto ko mag-work si Mario. Gusto ko siyang direct. Tapos, kailan yung ba si Rain? Korea. Gusto ko si Rain. Tapos... In Taiwan naman, sa Taiwan is yung... Sa Taiwan, parang wala kasi wala nang F4. Kasi matanda na sila. Your name in vain. Pero parang maganda rin na isa sa mga F4, no? Lagyan ng love story. Na between adult and young boy. Yun. Parang gano'n. Pero challenging yun, di ba? Kasi the language barrier. Pero mukhang masaya. Masaya. Tsaka... Ako kasi binisip ko kasi dahil doon, kung doon yun, baka mas wild yung mga artista nila. Pero ito na lang, last question from me. Ano yung gagawin mo sa dulo ng mundo? The last thing? Kung ako yung nasa situation ng Love at the End of the World, kunyari, isang last day ko na magluno ng mundo, magluluto ako ng madami na mga favorite ko, kainin ko for the last time. I will be with my mom, my family. If not, nasa Japan sila, hindi sila makalipad, hindi na makalipad doon. If I have to be by myself, then so be it. I'll just basically be with my dogs and take a shower. So, tingin ko lahat ng mga mamahalin kong designer items, alahas, everything. And, ano pa ba pwede? Kasi kailangan pala may ka-partner ako. Para makapag-sex tag ako ng bongga. Lahat ng position gagawin ko. Pati walang lubricant. Eto, kahit masaktan. Walang lubricant. Kahit masaktan ako, dead man. Patating mo ako. Parang mali yung paso ko. Patating mo ako. So, parang ano.
Yeah, parang, sorry, hypocrite ba yun? Kasi parang, parang feeling ko lahat ng tao yata bago maguna ng mundo, ang unang, ang pinakagagawin talaga nila is be with the family or the love of their lives. And how, what better way to show that you love someone is to suck his dick or, you know, fuck him or be fucked or, diba? I mean, I'll eat his balls. I'll give him deep throat, diba? Pangina. Ewan namin, talaga pwede namin ilabas sa YouTube to. Yun ang gagawin ko. Lulukin ko lahat ng pwede ko lulukin. So, I mean, that's love. Yeah. That's how you end up. So, parang, masyado naman kasi na huwag ka tayo magpaka-impokrito, diba? Parang, ang boring naman, kukakain lang ako. Kain ko kagireta. Diba? Makikipag-bonding sa family. Eh, paano kung hindi pala totoo yung heaven? Or hindi pala totoo na may after, ano after life. Diba? Or what if pala, after mag-unang mundo, pagkakisip ko, puro pagkainan lang, wala na sex. Mag-sex na lang ako. Hindi na kukakain ng kagireta sa next life. Okay, ito kasi naman, yung mga crush ko celebrity, baka gusto magpakain. Sarot, oh, kainin. Tulad ni. Kainin na rin. Tulad ni. Tulad ni, ano? Tulad ni Kit Thompson, eh, oh, actually, I want to work with Kit Thompson. Sige nga, mag-announce ka dali. So, yan. So, hello, Jerome Ponce, Kit Thompson, Paolo Gumabaw, Marco Gumabaw, Luis Entebejon Tiveros, Tony Labrusca. Ayan yung mga gusto. Yan sila gusto ka for season 2. And bongga ng casting. Oo. Ayaw ko ba kay Donnie po? Sino siya? Hindi papayagan. Gusto ko kasi lumaki ng lumaki. Tangali. Yung casting. tapos gusto ko sa final season, nagpo-connect na yung mga world. Parang gusto ko, to be honest, gusto ko sa final season. End of the world stories from Philippines, Taiwan, Thailand, Japan, kasi that's my second home. And Taiwan, Thailand, maybe Korea. Ano na magkatakipits yun, oh, international yung pag-finale ng... Oo. Oh. Yung tanong, papayagan ba yung mga kasi, yan? Kasi literal na world. Yeah, pero to be honest, sabi nila malaswa, pero yun naman lang sa Pilipinas. Pero alam mo, ang gusto kong project, hindi man love, then of the world, gusto ko nang, I wanna talk more about sex pa. Pero I wanna be more positive in terms of, ayoko na mga sex shaming. Na nadidiri tayo kasi dumi deep throat. Sino ba hindi pa nakatry mag deep throat? Lahat naman tayo nag-attempt pag tipo, di ba Bernard? Ano, fix? Lahat naman tayo once or maybe twice in our lives nag-attempt tayo mag deep throat. Everything nga daw. Never naman, hindi naman nakaka-deep throat yung ano. Direct may itanong.